Hello, good evening. Welcome to my channel, Martin Vlog TV. Parang okay lang, no? Pero naku, kung alam nyo lang. Another chismis. Pero may lang may chismis, no? Nasunugan po kami dito sa camp namin. Buti na lang hindi nadama yung mantik na lang. Wala pa sa isang lupa. Ang apoy 16 nga bahay ang natapos. Yun, nagpapasalamat talaga ako. Thank you, Lord. Thank you. Nako. Kala ko may pasok ako kahapon, Friday. Wala kasing gustong pumasok. Kunti lang pumapasok. Ako talaga required din doon sa area ko. Walang pumapasok tuloy. Sabi nila, oh, yung kwarto mo nasunog. Sabi ko, bakit? Yan pala sala malapit. Yung nagkuha kasi ng video, hindi maintindihan. Yan pala malayo, kay bawal. Yan pala sa malayo sila kumukuha ng video, kay bawal po yung video dito. Tapos marami daw, pati daw ang fire truck, binabawal sila pag nakita ninyong cellphone na kaganon. Tinatawag kagad, kinikumpiskit yung cellphone. Kahit anong sekreto, dami pa rin magsisend ng mga... Magsisend ng mga video. Pero kung actual talaga makita kanila, yun bawal. Kahit bumbiro ha, hindi pa yun polis. Naku, kung polis, siguro baka dinala na sila sa... Dalawang block ang naano, walo-walo sa 16 kabahay ang ito. Imagine na, no? Yun nga sabi ng ibang, mas okay pa daw pag nakawatan ka, nanakawan ka sa yung nasunugan. As in, umaga po nangyari 7 o'clock kahapon. Pero may dalawa lang po na Pilipino ang natamaan. Yung kwarto kasi nila naka-ano doon sa iti. Dito kasi alukalo din. Pero kanya-kanyang kwarto, kanya-kanyang bahay. Pero yung building na yun, walo na magkakadugtong. Yun, kasama sila doon. Wala po sila minasalbar kahit ba damit nila, pira nila, kahit cellphone po na parang na ano sila, naratol siguro sila pag sigaw na sunog-sunog o tinawag sila, kahit tulog po sila sa kwarto nila. Kay iba Friday kahapon, napasarapan yung tulog ng mga tao siguro kay ano. Yan tuloy. Tapos magtaka ka, run out, bakit na sunugan? Eh kay Friday, siguro gusto nila matulog, tulog sila tanghali, yun, sunog. Pagkasunog, pagkatawag sa kanila, baba sila kaagad, biglang lumakas yung apoy, hindi na sila, hindi na nila nabalikan po yung mga gamit nila. Biglang lumaki yung apoy. Imagine ano. Ano nga, may kasabihan, mas okay pa yung manakawan ka sansan na sunugan ka kay ubos talaga. As in, nakupog po. Ngayon ko kung pwede pa dyan mag-video. Nandyan pa po sa kabilang side. Sa kabilang side, nilinis na. Pero kaninang umaga, kahapon nilinis. Tapos kaninang umaga, binalik yung mga scrap. Bawal yata. Pero ngayon, kinuha na naman ulit. Pero yung sa kabila, wala pa na linis. Ay nako, magkaganyan. Pero yung sa side namin na street, hindi dito siguro napunta yung apoy pa ganyan. Imbis pa diretso, bumanyan yung hangin, lumiko ya daw yung hangin. Sabi ko, thank you naman. Pagdating ko, nitingnan ko yung bahay namin. Nako, nangitim na yung sa gilid. Siguro, muntik na talaga. Kita mo naman yung mga sa looban, medyo super ano, nirelubit nga, binabago nga itong mga room namin eh.
Pero hanggang doon pa sa dulo yung mga bago, mga apat na block pa doon ng ano. Dito wala pa. Dito lumang luma na, mga 10 year, 11 years na to bro, 12 years. Dapat na baguhin. Kita mo mainitan lang, sunog ka agad. That's why hindi sila nag-ingat. Yung mga Nepal kasi Nepali nagano, nagsindi-sindi ng yung ano, yung insinso nila, yung nangangamoy-ngamoy sa kwarto ng usok. Siguro nalaglag sa sahig. Karoon ng sunog. Pag sunog pa naman, upok talaga. Dito pa ang init-init ng panahon. Tapos yung tinawag, oh, gising, natulog. Tapos bumaba. Kimihagdanan sa taas sila. Pagbaba, pag-akyat, hindi na makaakyat. Kay parang lakas na ng init na sobra. Tapos yung pintuan namin, di ba, ano rin, pintuan po namin, parang plywood din. Tapos bagong pintura pa yun, ang kapal pa yata ng pintura. Kay una-una white, tapos nag-green. Siguro pa ang pintura dyan, ilang sampaw na, makapal na, yun. Ganyan lang ng apoy, siraab ka agad, apoy ka agad. Hirap, no? Eh, mahirap naman, sabi nga nila, dadalhin natin yung mga papers natin, pag pumasok tayo, doon. Pagdaan mo pa lang sa Aramco, grabe ng investigate, yung rekisa, wala din. Bawal din sa amin magdadala ng mga laptop at saka mga gamit. Tapos pag na-confiscate ka dyan sa git, matagal ka pakawala ng guardia. Dami pang investigation. Pag nagdala-dala ka ng mga papil-papil dyan, pag nasilip sa bag mo, bawal. Latol, bawal. Kita mo ko pag nasunugan, maibalik ba nila yan? Hindi rin nila maibalik. Binigay nga daw sa mga tao na sunugan, 300 lang. Kaya ba yun? Ilang gatos ang nawala, 1,000. Kung nagtitinda nga ng lodi, ganyan kadami yung pira. Nilagay doon sa baon. Pag bumili kasi kami ng lodi, nakikita namin. Ay, naku, ubos. Tapok. Hindi niya naman mailagay doon sa bulsa niya kay sa dami ng pira. Tagbo 100 pa, 500. Tapos ang labandira din dito sa laundry. Nako, umuwi ng lugar nila yun, sa Bangladesh yata yun. Chismis ha. Tagal-tagal daw yun, nagbakasyon, tapos yun, inipon yung pera. Yung pag naglaba kasi yun, hindi naman maglaba kung hindi ka magbayad. Kada laba may bayad, hindi. Pero yung sabi ng company, libre sana, pero nagpapabayad siya. Buti kung kasarap sa kaganda-ganda ng laba, hindi pa mahitsura yung laba mo yon. Naglagay din doon ng pera sa ano ko no, sa lata. At yak-iyak siya pagka tapos-tapos na yung sunog na ano na ng tubig. Pagtingin niya, naapo yung pera niya, isang lata din tinago. Ganyan lang ang buhay, dapat ingat-ingat. Thank you so much. Have a nice day. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Ating Vlog TV. Papasalamat talaga ako in my heart. Thank you so much. Ganun kayo. Ingat-ingat kayo. Kahit sa Pilipinas man o sa abroad. Naku. Mga sunog-sunog dyan. Naku. Yung mga kandila-kandila. Delikado. Have a nice day. Thank you so much. Be careful po. Lalo dito sa Middle East, tag-init talaga. Ang grabing init. Super hot ang weather. Thank you so much. Have a nice day.